So ito yung first cabana namin. Yan, very, very comfy. At walang aircon, eh, presko. Ang maganda dito sa cabana na to is overlooking siya. Stairway to heaven. Ito, super kalmado talaga. Mabilis talaga yung biyahe dito. Yung feel niya talaga, makakapag-recharge ka, makakapag-relax ka, and kids-friendly din naman siya. So, andito kami ngayon sa Paraiso de Alba. Dito na namin ngayon. Actually, kahapon, dumating kami medyo hapon na. So, tour namin kayo ng mabilis lang. Tara, kagabi hindi na kami nakapag-vlog kasi enjoy na lang namin yung quietness, yung peacefulness nung lugar. Tsaka, ayun, medyo gloomy. So, nag-video okay kami. Nag-banding-banding na lang with the families. Hello, doggy. What's your name? Tofu, ang nawawalang aso ng mahal ng tubos. What do you want to get? Are you easy? Bila lagi siyang maraming shots sa nene. Okay, say hi. So, ito yung first cabana namin. Yan, very, very comfy. Alam mo yun yung nasa probinsya ka na ano, na kubo, tapos kahit walang aircon, eh, presko. Tapos, very comfortable din yung bed namin. O, ito yung second accommodation namin. Ang maganda dito sa cabana na to is overlooking siya. So, kanina, something na na-appreciate ko is pagising ko, tanaw na tanaw ko talaga yung view, yung lake sa bintana. And sobrang napaka-refreshing din yung feel. Itong stairs na to, stairway to heaven. Ang cute lang niya kasi medyo paakyat nga siya going to the, from the port, going to the hall nila. Then sa gilid yung mga kabanas, okay yung lugar, talagang relax lang. O kailangan talaga maging careful lang if napunta kayo dito ng medyo maulan kasi madulas nga talaga siya. Lagi kaming nagkakavinti pero ang maganda dito sa place na to, for some reason wala siyang lamok, no? Nung nagtry tayo sa iba, talagang pinapapak na kami ng lamok. Dito wala talagang lamok. Hindi mo kailangan ng aircon dito, ang lamig. Tapos nakapag-kayak din kami kanina. Baba. Kami sa baba. Hindi na bang-bang you. Kayak kami ni Mila. Let's go, Mil. Salamat sa sayo. Can we go out to our house? Do you know how to paddle, Kaylee? Ang napansin din natin dito, 'di ba? Parang sa iba may hangin. Yung hangin niya nag-aano ng alon. Dito super kalmado talaga. Yung iba kasi pure lake and the nature dito, meron silang swimming pool, which is if may mga kasama kayong kids, perfect 'yun. Kasi ako personally hindi ko din gustong mag-swimming yung mga bata sa lake. Medyo takot pa ako doon. So, doon sila sa swimming pool. Wow, she's learning to swim. Can you swim now, Kelly? Can you swim? Can you swim, Kelly? Relax, Kelly. She's surfing.
So ako naman, perspective ng tamad maggala. Dumating kami kapon dito, ano, medyo nagkaroon ng konting traffic sana eh, sa pagsanghan going Cavintina. Pero overall naman, yan, mabilis talaga yung biyahe dito kasi hindi naman talaga matraffic tong area ng Laguna na to. Ako being taga Laguna, laging mabilis yung biyahe. So kung bibiyahe kayo from Manila, siguro max na 2 hours. Yun, medyo ginabi na kami. Super accommodating naman yung mga dito, mga staff dito. Late na kami nun eh, late na talaga kami. So nasa dalawang batch kami kasi dalawang sasakyan kami na late yung isa. So gabi na talaga kami dumating. So nung pagdating ko na gabi, parang hindi ko masyado kita yung lugar, hindi masyado appreciate. So sabi ko, tingnan ko na lang umaga. Yun, pagdating naman ng umaga, worth it naman pala, ang ganda ng view from the Tacubo. Tapos malamig nga, wala kaming aircon, ano lang, electric fan lang yung meron doon sa mga rooms. May dala kaming food, tapos order kami ng food, so hindi naman talaga kami fully nag-restaurant. Pero nakita namin meron mga nag-setup na may anniversary yata doon, so may mga table setup din sila. Yung sobrang chill na pa, ikot-ikot na kami dito, grass, yun, medyo mambo na ngayon. Pero kanina umaraw, mas maganda kanina ng umaraw. Yun, overall, before kami umalis, I would say magandang experience naman. Going. Go walk down there. Why? There's a boat there, see? Go. But be careful. Rope the boat up. Because it might go away. How? Because of the water. The water will take it. Is the water moving? Yeah. So you have to put in a rope. Kailangan namin yung mabilisan na place. Kumbaga, kung magdadagat kami, medyo malayo pa. So, ito yung parang perfect place for us na within our place, dapat mga 1 hour lang na travel. And makapag-chill na kami. So, hindi siya dagat, pero yung feel niya talaga, makakapag-recharge ka, makakapag-relax ka. And kids-friendly din naman siya. Though ngayon nga, medyo maulan, talagang madulas yung lugar. Kailangan mag-ingat din. So, yun. Overall, nag-enjoy kami. And talagang super kudos dun sa mga staff dito sa Paraiso de Alba kasi all throughout from the road tayo, ina-check talaga nila from the port. Kahit yung pagbabangka, di ba dad? Sa ibang resort, hinahayaan na lang tayo. Sila talaga yung nagsusuot ng life vest. Pati yung sa video, okay, sila talagang nagsiset up. So, grabe. Wala akong masabi doon sa service nung resort na to. Actually, parang bagong open lang sila. Siguro, support natin yung mga ganitong resort. Siyempre, mas alam natin yung mga dagat o yung mga commercial. Ito, yung mga nandito, puro family. Puro family talaga siya. Oo. So, yung iba nga nag-island hopping. Doon kami, hindi na kami nag-island hopping. Hindi, tsaka tinatamad yung mga kasama natin. Galing kang Boracay kasi yung mga kasama namin. So, parang pagod din. Talagang gusto lang talaga nila dito matulog. Ikaw, natulog ka lang. Diyos ko, mula pagdating hanggang ngayon ka lang lumabas. Natulog, nakumain. Actually, ganun lang din ang gusto ko. Matulog, kumain, mag-video, okay. Magsaway na mga anak na gusto mag-swimming na. If I would rate this place, I'd give it a solid 9. Definitely family-friendly, chill, reasonable price. And then, yun nga, yung proximity to wherever you are around Metro Manila and South. Convenient yung bangka nila. Matagal-tagal din kami hindi nakapag-travel vlog, pero we're hoping to do more of this and we hope to see you more in our other videos. And again, thank you for watching House Karaan and see you sa aming next family travel vlogs. Bye-bye! For adventures, see you on the next video. Bye!